Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Ito po ang Nyenteng Vera, si Evel Grace. So for today's video guys, ang isishare ko naman po sa inyo yung dumating na grocery at yung bigas at saka yung kay Verasa na Unilever product. So actually guys, si grocery po pala ang schedule sa akin ng delivery is noong Monday, kahapon, June 21. Kaso po, noong Sunday, nag-message siya dahil nagkaroon daw po ng warehouse problem. So imumove nila, which is ngayong araw nga po, June 22, 2021. So andito na siya, dumating andito yung resibo. At si Verasa naman po, dumating din kanina, halos magkasunod lang sila. Ang schedule din naman na dapat nitong delivery sa akin is Monday din. Pero na-move ng isang araw din, pero okay lang kasi saglit lang naman. At saka meron din palang dumating guys na deliver kahapon, hindi ko na to na videohan kahapon nung dumating, pero andito po yung resibo, ito naman yung bigas. Dapat tatlo silang delivery na sabay-sabay kahapon, kaso nga lang nagkaroon ng pagbabago sa schedule ni Verasa at ni grocery, pero okay lang din kasi naman isang araw lang yung pagkitan. Kagandahan lang din guys, huwag natin sasagarin yung stock natin kapag order tayo na bago tayo order, wala na tayong halos stock kasi kapag nagkakaroon ng problema sa mga deliveries, di ba? So at least meron pa rin tayong naibibigay kay customer in case na magkakaroon ng problema sa delivery. So ito nga po yung gagawin ko ngayon, magkakaroon tayo ng mag-hold pricing and display po tayo dito sa ating tindahan. So kung gusto niyo po makita kung paano ako mag-display sa aking tindahan, just keep on watching. So ito nga guys, yung delivery kanina ni grocery. Bali, siyam na box siya. Isang tawag dito, 1.5 na Coke, dalawang mismo, isang 500 ml na Summit. At saka hindi ko alam po ano yung mga yan guys. Ito naman yung bigas. Yan po yung bigas, limang sako yan yung dumating kahapon. Pero yung isa niya, dito ko na siya nilagay. Ayan na po siya kasi naubusan na ng Hasmin. At ito naman yung sa Verasa. Naka-open na siya guys kasi SOP ni Verasa once na magdi-deliver sila, kailangan i-open, i-check ng magre-receive. At the same time, naka-witness po si delivery man. Kasi in case na magkaroon po ng problema, hindi natin i-receive siya at pwede natin ibalik kay delivery. So, talagang kailangan lagi siya naka-open pag i-check. Ayan lang. Ayan lang naman siya guys. Hindi naman siya ganun karami. So, ipapasok ko muna siguro yung iba at doon tayo mag-hold sa loob. At yung iba po, yung mga soft drinks at yung mineral, dito ko siya ilalagay dito sa banda dito. So, wait lang guys. So, ito nga guys, yung laman ng box na binuksan ko. Bali, ang na-order ko po ay tatlong dato puti. Ang bintahan ko po nito is 10 pesos. Yung dato puti po na soup na toyo, ang bintahan ko po is 12 pesos. Sa silver swan naman po na suka, ang bintahan ko po is 9 pesos. Ayan lang naman siya guys, konti lang kasi in case lang na maubusan ako ng stock. Tapos, ito po yung iba. Umorder ako ng 4 na Alaska. 370 ml. Ang bintahan ko po nito is 31 pesos. At saka tatlong Nestle cream na all-purpose. Ang bintahan ko po nito is 64 pesos. Ayan siya guys. Tapos, dalawang Eden cheese. Wow, may pa-free si Eden cheese. Ang bintahan ko po nito is 53 pesos. Ito, may free nito. Titingnan ko pa kung magkano yung ipoprice ko nito.
kailan ba expiration niya? Ang expiration niya is July pa naman, 2022. Matagal-tagal pa. Ayan siya guys, 2 piraso at isang max na yellow. Yan po yung laman sa isang box. At dito naman guys, sa kabila. Umorder po ako nitong champion at 12 pieces. Ito, chicheck ko pa ito kung magkano yung bentahan ko nito. Kasi sa labas, sa grocery, sa Ultra Mega ba yun? Pag dun namimili, 6 pesos ang bentahan ko niya. At ito pong Sunrise Press, 9 pesos ang bentahan ko kasi medyo malaki yan. Meron din ako maliit niyan. Yung maliit po niyan is 6 pesos ang benta ko. Bali, ito pa lang daw ni Sunrise Press, isang dosena din pala yan. Ito po is yung Silka naman, 65 grams. Ang bentahan ko po nito is 20 pesos. At saka yung seat guard, kumuha na din ako. Kasi tingnan nyo guys, yung aking stock. Yung aking stock doon, wala na siyang sabon. Minumove ko na lang siya dito kasi para mas kita siya dito. Pero mamaya, aayusin ko siya. Medyo mapupuno na yan dun sa bandang dulo. So, balik na ako dito. Ito nga guys, 4 na pirasong safeguard na, 5 pala. Nabentahan ko po nito is 19 pesos. Ito, champion na, ilang grams ba to? 6 na piraso, siguro 7 pesos to. Idodouble check ko pa to sa resibo guys, kung magkano yung presyo. Tapos, lalagyan ko siya ng amount dito. Para yung ibang kasama ko dito sa bahay, hindi na magtatanong pagdating sa pricing. Siyempre, minsan naalis tayo sa tindahan. Kung busy rin sa loob, may ibang magbabantay. At least, hindi na sila magtatanong. So, yan lang naman yung laman ng box na 2 na galing kay grocery. Kasi po yung iba guys, ando na. Bali, isang Summit. Ayun yung nasa unahan. 2 Coke mismo. At saka, yung pong 4 na Sisto, 2 apple at 2 orange, nandun na siya sa labas. Dun ko na lang siya nilalagay kasi medyo masikip na dito. Ayun siya guys. So, sinum ko lang para medyo makita nyo. Nandun yung aking pusa, natutulog na naman si Kulit. So, dito na tayo ulit guys. Okay, ito naman po si Birasa. Ito yung resibo niya. Ang in-order ko sa kanila is isang dosena beef cubes. Ang bentahan ko po nito is 8 pesos. Ito, kumuha rin ako ng isang dosena ng sunset na pink, dab na pink, at saka blue. Ang bentahan ko po nito is 7 pesos ang isa. At saka ito guys, yung surf na green, at saka yung yellow, at saka yung pink. Tagi isang dosena po kasi medyo fast moving yan dito sa amin. So, weekly umu-order ako niya ng tagi isang dosena kay Berasa. Yan lang naman po yung laman ng kay Berasa. Konti lang naman siya guys. Kasi weekly ako umu-order dyan. Ang schedule ng pag-take ng order ng telemarketing ni Berasa sa akin is Friday. Tapos Monday, may deliver siya. So, ngayon nga lang siya nabago guys. Na-move siya ng Tuesday. Sulat-sulat tayo guys ng pricing. Lagay ko. Maliit lang naman yung aking pinagamit. Basta lang may makita sila na price dito sa paninda. Ganun lang naman. Bago ko siya i-display, naglalagay po talaga ako ng price sa mga paninda. Para syempre, hindi lang naman tayo ang tao dito. Minsan may magbabantay na kasama natin na bihira naman kaya hindi nila kabisado pa yung presyo. So, mas maganda meron ng presyo para hindi sila nagtatanong. Saglit lang naman gawin to. So, guys, mag-display naman po ako. Nito.
guys, natapos na po yung aking pagdi-display. Pakita ko lang pala sa inyo yung aking bagong Lucky Charm. Ayan siya, guys. Bago lang siya. Ito pala, shoutout sa aking mga barya. Ayan po yung aking view na mano. Diyan ko muna siya nilalagay sa may kay Santo Niño. Tapos pagka sunod na umaga, pag may bago na benta ulit, doon ko na siya ilalagay sa box. Yung aking view na mano na garapon. Wait lang, may nahulog. Nalaglag yung aking Quaker Oat. Wait lang guys. So, ayan nga po yung aking Lucky Charm. Kumakaway-kaway na aking Lucky Charm. Bago lang yan, pinasuyo ko lang dun sa aking kaibigan na meron din pong sari-sari store. So, ito na guys, yung aking display. Ayan po yung Alaska Ibop. Naglagay ako dyan ng dalawa. At saka dito ko na nilagay yung dalawa kasi hindi na magkasya. Ayan po siya. Dito guys, pakita ko na rin sa banda dito. Yung iba dyan bungi-bungi na ginagawa ko na lang ng paraan para maayos pa rin siyang tingnan. Katulad nitong aking Master at Hikaido na sardinas, dalawa na lang siya. So ginawa ko, may extra pa naman akong Lucky 7 na sardinas. Yun yung nilagay ko sa ilalim para pantay pa rin sila. At saka ito pong 5-5 apritada, wala na akong extra kaya talagang ganyan na lang siya. Siya yung wala nang kapantay. Ito naman dito sa Argentina guys, meron akong extra pang pure foods kasi tatlo naman yan, dito ko siya inilagay para naman maganda pa rin siyang tingnan. So ayan lang naman po yung display ko. Ito naman yung sa mga suka, toyo, ayan na siya, puno na. Tapos dito po yung kaninang kulang, yung pinakita ko kaninang bakante, ayan na siya, napunoan na siya hanggang doon po sa dulo. Ayan siya. Maganda na siya ulit tingnan kasi puno na. Ayan siya guys. At yung mga alak nandun din sa baba. So ayan siya. Dito nga pala sa aking mga sabon. Wala na akong Tide Bar kasi naubusan. Pero namimili na si partner ng mga kulang-kulang ulit. Bali mamayang gabi ayusin ko na lang siya. Kasi nung nakaraang gabi guys, Sunday ba yun? Yung isang customer ko dito, 12 peraso ba yun? 12 perasong Tide Bar, yung Jumbo Cut po. Kasi yun lang naman yung hinahanap dito. Kaya yung stock namin, inubos ng customer namin. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin. Kaya yan lang yung natitira. Pero okay pa naman, in-adjust ko na lang para maayos pa rin, siyang tingnan. Ito dito ko pala nilagay yung ibang sort guys, yung kaninang deliver ng Virasa kasi may naisabit na ako. Puno na yung sabitan ko kaya dyan na lang siya. Ayan, shout out sa aking mantika, may extra pa akong mantika. Binabalot ko siya ng plastic kasi nag-aalikabok. So yan lang naman po. Tsaka dito nga pala yung aking mga fabric conditioner na isabit ko na din po siya guys. Kompleto na siya. Puno na naman yung aking mga sabitan. Ito, nakita ko na yung price niya. Di ba kanina guys, sabi ko, i-check ko. So, ano po siya? 6 pesos. 6 pesos ang bintahan. At saka, ano pa ba yung dinagdag ko kanina? Ito, yung galing kay Virasa. Naubusan na rin ako, konti na lang. Yung ilang pirasong natitira nito, ibinaba ko na dun sa ilalim para yun na yung ikakat ko. Pagbibili si customer, yun naka-ready na yun na iaabot. At saka ito guys nga pala, panibago dito sa aming tindahan kasi may naghahanap. Ang presyo ko dito is 11 pesos. Bali, may ano na pala siya. Meron na siyang shampoo, dalawang shampoo at saka ito ay conditioner na po. Ayan siya guys. So ito guys nga pala, ipapakita ko lang din po sa inyo yung aking sabitan ng mga biskuit. Hindi ko na to naipakita sa inyo dati, masyado akong na-excite para ayusin. Bali ito po sabitan, na-order ko siya kay Shopee. O-border ako dati, 10 peraso, tinry ko, okay naman siya. Advantage guys kasi mula nung nagkaroon kami ng ganito, marami akong naisabit na biskuit. Ayan po siya. Bukod dyan, meron pa ako dito. So, madami akong kabila. So, yun nga guys, unang order ko po nito, 10 peraso lang muna kasi sinubukan ko siya. So, nagustuhan ko, umorder ako ulit, bali, dalawang ting sa 10 ulit ang na-order ko kasi may pinaglagyan akong panibago. Maganda guys siya kasi marami akong na-i-display na
mga biskuit, kung bukod dyan sa taas, meron din ako nakalagay dito sa baba. Ito rin pala yung aking chichiria, kaya ako nagdagdag ko ng sabitan kasi mas maganda nga siya. Bukod sa organized siya guys, mas marami akong na-i-display. Ayan po siya. Mas marami siya dati. Dati kasi guys, hanggang dito lang yung display ko. Dito yung mga tigpipiso na. So ngayon, halos lahat yan malalaki na. Yung iba dati, dito ko rin po siya nakasabit. Diyan ko siya nilagay. So tinanggal ko na yan. Naglagay na lang ako ng konting laruan dyan. Ganyan na lang hitsura niya. Siguro sa susunod mag-isip ako kung ano pa yung pwede kong ilagay dyan. So ayan guys, advantage lang nito kasi nga marami ako na i-display ka. So nga lang guys, medyo meron ding hindi magandang nangyari mula nung naglagay ako ng ganyang sabitan. Kasi hindi ko po alam kung masyadong na-appreciate ni bait yung pagkaka-display ko. Ang nangyari kasi, siguro twice yata, may nakita akong butas dyan na chichiria, minsan yung pillows. So, ibig sabihin, pinakikialaman ni bait. Ang nangyari, ang solusyon, pagkagabi po, pag nagko-close kami, tatanggalin ko na lang siya, ibabox doon, doon sa box na yon. Tapos, lahat yan, pati yung biscuit po, itong chichiria na ito, linis yan sa gabi. Sa pagkaumaga naman, pagka-open ko, yan din yung unahin kong i-display. Wala tayong choice kesa naman sa malugi at ubusin ni bait ang ating paninda. Tsatsagain na lang talaga natanggalin. So, ito pala guys. Ipakita ko rin sa inyong bago kong display dito. Ayan siya, yung aking mga plastic. Diyan ko na siya nilagay para mas kita ni Tumer pag nandoon siya sa bintana. Titingin siya dito. Kita niya yan. Yung sa soft drinks po, yung sa yellow, at saka yung sa bigas. Ayan siya, meron din tayong tiny. Ayan siya guys. At saka meron pa akong nadagdag na paninda doon. Ayan po siya yung face mask at saka yung pony. So ito na guys. Pakita ko sa inyo yung resibo na dumating kanina. Ayan po yung kay grocery. Ayan po kay grocery. Bale, na-check ko naman siya lahat. Okay naman, kompleto yung item. At ang total po niya is 5,106. At yung kay Derasa naman, 484. Ito guys, pakita ko din sa inyong resibo ng bigas. Dapat sabay-sabay silang tatlo kahapon. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema sa delivery. So, na-late yung dalawa. So, ito yung delivery ng bigas guys. Ayan po yung date niya kahapon, si June 21. At total amount niya is 5,500 po, pero nagkaroon ng discount kasi nag-offer yung aking pinagkukunan dahil Father's Day daw, meron silang pa-promo na less ng 100 pesos. So ayan po, naging 5,400 lang. Ito po is ginikas ko lang yung 5,400 kasi pwede naman sa kanila, and ito syempre hindi. So yun nga guys, net total ko na siya kanina. Ito po yung sa grocery, 5,400, at yung birasa is 484, 5,590. At pinlas ko na rin yung kahapon na delivery. Ayan po, may date siya. Total amount po is 10,990. So medyo marami-rami tayong display, stock sa mga ganyan. Yung bigas natin, medyo marami-rami yan. Pero meron pa rin syempre yung kulang kasi habang tumatakbo yung maghapon, may mga nabebenta katulad po nitong Super Crunch na to, isa na lang yan. So kung ano yung mga kulang-kulang dito guys sa aming tindahan, since yung aking partner is araw-araw naman pumapasok sa trabaho, nagpapabili na po ako sa kanya para hindi na siya mabigatan pa kung sakaling sabay-sabay yung bibilhin sa. So ayun nga guys, dito po sa part na to, natapusin ko na yung aking video. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sobra thank you. Kahit pa paano, dumadami na po kayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po. At pakiclick na din po ang bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. So thank you so much po ulit. Lagi tayong mag-ingat. Bye-bye!